So, yung mga libot na kinakabahan ako na excited. Kasi yung alis natin ngayong gabi, didiretso na tayo ng tigiting ng Roro papunta ng Visayas ng Alin Samar. And medyo halo-halo yung emotion. Kasi syempre, ilang buwan tayong nasa Luzon. Marami nagkasabi sa amin na hindi namin nililibot yung Pilipinas kasi sobrang tagal namin sa isang lugar, sobrang tagal namin sa Bicol. Iba lang siguro kami na pag-appreciate ng mga places, mas gusto talaga namin na nagtatagal sa ibang lugar. And ngayon guys, alas na tayo, ito na yung start natin nang papunta na tayo ng Visayas region. Tara mga kalibot, let's go! Oh my God, are you guys excited? Bata pa lang ako, gusto ko nang malibot ang buong mundo. Ngayong malaki na ako, simulan natin sa paglilibot sa buong Pilipinas. Kasama ang tropa, pamilya at mga bagong makikilala. Bumili ako ng lumang jeep na hindi na ginagamit. At i-convert natin to para maging camper jeepney. Lalagyan natin ng kwarto, CR, sala, kusina, top load at may solar sa taas. Para kasi man tayo mapadpad, ready tayo. At pag napadaan kami sa probinsya nyo, tara! Sama ka! And dito mga kalibot, meron tayong octopus dito. Nung nakaraan na nagluto kami nito, di namin nakain lahat kasi sobrang kunat. And ngayon, tinuro kami ni Kuya Sammy and ni Nanay kung paano yung tamang para na pagluto nito. And mamaya guys, mami daw magluto nito. So malalaman natin mamaya kung makakain natin lahat o hindi ulit. Guys, paalis na tayo dito sa Santa Magdalena and didiretso na tayo ng Matnog Sorsogon. Bali, didiretso na tayo dun sa queuing system or queuing ticketing nila. Mag-inquire na tayo para sa pagtawid natin papuntang Visayas. And dito pala guys, yung anak ni Kuya Bong, si Omar. And gusto na natin magpasalamat sa pagpapatuloy sa atin dito sa bakanting bahay nila. So nagstay tayo dito ng mga ilang araw. And nung nakaraan na naghahanap tayo ng place kasi malakas yung ulan, malakas yung hangin and baka bumagyo, sila Kuya Bong yung nagpastay sa atin dito. Si Kuya Bong guys nasa sa abroad and ito yung anak nila. So maraming salamat sa iyo, no? Omar. And sa tatay mo, thank you so much. Dito mga kalibat, meron tayong mga bagong kaibigan dito. Sila Benson and sila Kuya James. Ayan. And sinama nila tayo kahapon sa bahay nila sa hindi ko na-videoan. And mga naka-follow sila sa atin. And si Benson guys, Certified kalibot siya. And sabi niya, pag malaki na raw siya, kasama siya sa atin sa paglilibot. Yay! Sino dito? Benson! Ako, Benson! Hi Benson! Kasama ka sa amin pag malaki ka na?
Ito guys, si Kuya Sammy, siya yung tumulong sa atin dito mag-ayos ng kuryente nung unang gabi natin dito. And siya rin yung nag-ayos ng ilang ilaw natin. Thank you so much, Kuya Sammy. Bye-bye po. Thank you, thank you. Anong oras kay Alex? Ito, nagiligpit na. Dam, babay dam. Wala kasi madumi yung anak ko. So, okay lang yan. Okay lang po yan. Sanay po kami sa dumi. Sige. Please. Bye-bye. Dapat may hug. Sabi ka ba? Kapatid ko. Ay, kapatid niya. Ay, kapatid mo. Shy type kasi, shy type. Siya yung anak ni Kuya Bong. Ay, thank you. Thank you. Kaya, salamat. Kaya, dala ngayon na lang kasi. Madilim yan. Sura ko. Oh, puro uling yung kami. Sanay na ako dyan. Puro uling. Ba't nag-uling ka rin? Bye-bye. Bye-bye natin ko. Bye. Bye, Daddy. Salamat, salamat. Thank you. Thank you po, sir. Thank you, sir. Ingat, ingat. Ganda po ng bahay nila, mga kapatid. Ang laki. Basta matog na tayo. Sabi ni Benson, punta po kayo sa bahay ko. Ay, sa bahay namin. Tapos, ang humble, sobrang humble. Ay, malaki na to. Mas malaki pa po yung bahay namin dito sa Tugigaraw. Humble na bata. Loki. So ayun guys, alis na kami dito. So nakaligpit na kami dito. Thank you so much ulit kay Kuya Bong Gapayaw sa pagpaputuloy sa amin dito ng ilang araw. And dahil doon, naging sobrang productive namin sa mga work namin. And nakapagpahinga kami ng maayos. So, yung mga kalibot na kinakabahan ako na excited. Kasi yung alis natin ngayong gabi, didiretso na tayo ng queuing sa ticketing ng Roro papunta ng Visayas ng Alin Samar. So, tonight guys, posibleng makabiyahe na tayo or bukas ng umaga. And medyo, tag dito, halo-halo yung emotion. Kasi syempre, ilang buwan tayong nasa Luzon. Marami nagkasabi sa amin na hindi namin nililibot yung Pilipinas kasi sobrang tagal namin sa isang lugar, sobrang tagal namin sa Bicol. So, iba lang siguro kami na pag-appreciate ng mga places. Mas gusto talaga namin na nagtatagal sa ibang lugar. And ngayon guys, alis na tayo. Ito na yung start natin nang papunta na tayo ng Visayas region. So, tara guys, tara. Kinakabahan ako. Visayas na ba? Let's go, mga kalibot. Tara, mga kalibot, let's go. Oh my God, are you guys excited? Ang cute! Ang cute, mami! Tatawin na tayo ng udaga. Ang cute, mami! Oh, excited niya, no? Mamitin ko si Garnet. Tara. Guys, si Garnet. Let's go. So, Visayas. Bye-bye to Luzon. Tara makalibot, let's go! Tara na Bea, let's go! Tara! Tara na guys, Visayas na kami. Pupunta na kami ng Visayas. Yee-hee! Yan na nga mga kalibot. Nagsimula na ang biyahe natin papuntang Matnog Port para sumakay ng barko papuntang Visayas region. Meron pala tayong nadaan ng checkpoint. Pero di na sila masyadong nagtanong sa atin dahil sila po pala ay nakasubaybay sa paglalakbay natin na malibot ang buong Pilipinas. So ayan mga kalibot, dito tayo ngayon sa Matnog Sorsogon. And nakilala natin kanina si Kuya Ramon, kaibigan po ni Father Ruel. And sasamahan niya tayo papunta ng tiketing. Ayun, pupunta ng tiketing guys. And doon natin malaman ano yung mga requirements, ano yung mga kailangan natin, and anong oras yung sakay natin bukas papuntang Alin Samar. So tara guys, let's go! Everywhere.
So dito guys, dito na tayo sa queuing station. Anong barangay po ito? Barangay Hidhid. Barangay Hidhid, Matlog Sorsogon. So kung tatawid kayo guys ng papuntang Visayas or Mindanao, dito muna kayo unang dadaan. Okay. Para sa registration. And dito mga kalibot, inquire tayo ano yung mga kailangan and magkano yung dapat nating bayaran, yung jeep natin, yung motor, and yung pasahero, and yung sa mga kasama nating aso. So yun mga kalibot, yung gagawin kasi natin, yung motor, kakarga natin sa loob ng sakyan. So hindi na mabayaran yun. Hindi na mabayaran yun. So yun guys, pwede pala yun. Mas tipid para hindi na tayo magbayad sa motor. And di ba mayroong libre sa ano? Driver. Ah, libre yung driver. Sorry, green driver. So guys, dito na tayo sa queuing. Queuing. Tatawid na tayo ng Visayas. Dala na namin ang mga requirements sa jeep. Tapos mga ID para makatawid na tayo sa Visayas. Iyan na, nagsasalita. Vlogger na. Vlogger na. Ito ma'am. Oh, RC, what's your name? Jason. Ilan po po tayo? Ani, pito po kami. Kasama na pong bata. Apo, 2 kids, 5 adults. Alin? Yung sa registered and tourism. Pag wala po kayo nito, hindi kayo makakatawid. Kaya pag lumagpas yung sasakyan nyo, babalik pa rin kayo. Ah, ito yung parang first station talaga na. So, kasi kung dati, pera-pera, ngayon, pila-pila. Kumbaga ngayon talaga is mauna. Thank you. Tara guys. Yun. Tara. Thank you ulit. Sa pangalawang pagkikita natin. Ayun, opong gahay. Iba talaga. Ito yung mabaya. Woo! Guys, kinakabahan ako. Ang dami ito. Ang tipok ng pusa. Untol. Nakakakaba. Punta sa Visayas. Unang beses ng bike jeep sumakay sa Roro. Kasi yung mga adventure namin dati, iba naman yun. So parang historical pala to sa jeep. Oh, very historical to. Dito nga mga kalibot ay nandito na kami sa ticketing station 1. After kumuha ng queuing number ay dito naman didiretso para magpa-reserve at bumili ng ticket. Bali ang binayaran po namin ay 168 kada pasahero and sa pagsakay naman ng jeep sa barko ay 1,551 plus yung iba ng mga terminal fee. Yan po ay mula dito sa Matlog Port papuntang Allen Samar. Grabe mga kalibot! Papalapit na ng papalapit ang pagtawid-dagat natin. Dito na magsisimula ang panibagong adventures natin para libutin ang buong Pilipinas. Excited na kaming makita kung ano ang meron at gaano kaganda ang mga lugar sa Visayas at makilala ang mga kababayan natin dyan sa tawid-dagat. Bajit! Pa-shoutout naman! Boyaks! Tracking! Dito tayo guys sa fast car ticketing booth. So, inquire tayo magkano yung mga babayaran natin and kung anong oras yung biyahe bukas. Pero kasi nag-recommend sa amin na maganda raw yung fast car. So, hindi ito sponsored ha. Pero na nag-recommend sa amin. To your heart.
yung biyahe namin. Well, ngayong gabi po matutulog kami kila Father. So yun mga kalibot, nakakuha na tayo ng ticket natin. So bali bukas ang alis natin ng alas 12 ng tanghali papuntang Alinsamar. And tonight, pabalik tayo ng simbahan kila Father. Doon tayo magka-parking malapit sa may simbahan. And bukas guys, alas 8 ng umaga, alin tayo ng misa. Tapos blessing ng sakyan natin. Tapos magka-pray tayo ni Father. And biyahe na natin papuntang Samar. So mga bisa, mga nasa Visayas, kita-kits tayo. So ayan guys, dito na tayo sa Santo Niño Parish Church sa Matnog, Sorsogon. And dito tayo magpapalipas ng gabi. And maya-maya kain tayo. Tapos set up tayo ng tulugan natin. Tapos meron pa tayong mga naka-pending na trabaho. Tapusin na natin mamaya. And bukas, biyahe na tayo papuntang Alinsamar. So ito guys, dinner muna tayo. Ulam natin tonight yung tira natin kaninang tanghali na pakbit. Ito guys, meron pa tayong tira. Kaya nagdagdag na lang kami ng ulam, and dahil wala na tayong time magluto, bumili na lang tayo ng inasal na chicken. Oh no, with your words on repeat, I will break like a twig right under your feet. Don't you say that you didn't want me. You turned me upside down and then you're in my bed and under my skin. Oh, where will it end if I let it begin? So bittersweet, you know life's too short, so let's not waste another minute. Pangkap na tayo, and nag-aantay na yung barko sa atin. And we are so blessed today, we are so thankful kasi si Bishop po ang nag-bless ng bahay jeep natin. Siya rin po nag-pray sa atin sa safe journey natin sa buong Pilipinas. And thank you ulit kay Father Joel sa pag-accommodate sa atin dito sa Matnog, Sorsogon. Grabe. Parang nakakaano na sa lahat na pupuntahan natin, meron po talaga nagpapatuloy sa atin. And ngayon, si Father pa yung nagpatuloy sa atin dito sa simbahan nila. Tsaka si Father po yung naging daan ng lahat. Oh, si Father talaga naging daan. Hindi siya magiging possible talaga kung hindi si Father yung unang nag-approach. So mula sa island hopping natin, tapos yung pagsimba natin kanina, and then yung pag-bless ng bahay jeep natin,
Si Father po yung naging way. Okay, kay Bishop. Kasi sobrang busy niya. Naisingit pa tayo. So ngayon guys, alis na tayo. Thank you so much ulit po, Father. Salamat. Maraming maraming salamat po. Salamat po. Ingat, Father. God bless po. Ingat, ingat, ingat. Bye. Thank you po. Ay, magpapaiwan na yata. Talaga? Salamat po. Bye-bye. Bye-bye po. Ingat. Salamat po. Thank you po. Yung pasal, ha? Ay, papuan. Kita po. Yan na nga mga kalibot, nakapasok na tayo dito sa port ng Madlog, Sorsogon. Ang pinakahuling lugar dito sa Luzon bago tayo makapunta ng Visayas. Grabe mga kalibot, after 5 months na paglilibot natin mula sa Cavite ay tatawid na tayo papuntang Visayas. Saan ka rin ha? Raging guti-guti po. Saan yun sarap? Ako. Maingat ka. So yan mga kalibot, tayo na lang inaantay ng fast cut, tumawag na sila sa atin. And buti na replyan ko na andito na tayo sa loob, muntik pa tayong maiwan ng barko. So ngayon guys, kailangan natin magmadali. Tara tara! Tara tayo! Nung pinaplano pa lang namin tong adventure na to, akala namin ay imposible. Ngayon ay unti-unti na siyang nangyayari. From my childhood dream, now becoming a reality. Grabe, di ko ma-explain yung nararamdaman ko na sobrang saya at sobrang excited at the same time and kinakabahan din ako. Ngayon ko napatunayan na walang imposible sa mundo. Walang imposible na abutin natin ang mga pangarap natin. And hindi mahalaga kung saan ka nanggaling. Kung sa mahirap ka man na pamilya o sa mahirap ka man na buhay. So, ito na mga kalibot. Ay, parang naiiyak nila ko. So, ito na guys. Hindi pala magsalita. So, ito na guys. Unti-unti nang lumalapit sa pangarap natin. Unti-unti nang tupad yung pangarap ko na malibot yung buong Pilipinas. So, ngayon, tatawid na tayo ng dagat. And feeling ko malayo pa man yung lalakbay natin, pero tuloy-tuloy lang maiikot din natin yung buong Pilipinas. And ito nga, from childhood dream na ngayon, unti-unti na siya natutupad. Kaya kayo guys, kung meron kayong pangarap, huwag kayong suko. Baka kaya pa, baka pwede pa. Kung meron mga pinagkataanan, maraming mga responsibilidad, huwag kayong mawal ng pag-asa. Baka pwede pang bigyan ng chance na matupad yung pangarap nyo.
na mangyari. So yun guys, salamat sa lahat ng support niyo sa amin. Salamat sa subaybay sa adventures namin. Thank you talaga. Maraming salamat sa inyo.